Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa magkakaibigan na nasa kalagitnaan ng kasiyahan ngunit sa hindi inaasahan ay may malagim na mangyayari at kakilakilabot na karanasan na kailanman ay hindi nila malilimutan. Nagsimula ang lahat noong 2018 sa probinsya ng Camarines Norte sa Bicol. May apat na magkakaibigan na nagngangalang John, Ian, Danilo at Emmanuel. Silang apat ay halos magkakasing edad lang. Mula pagkabata ay magkakaibigan na sila hanggang sa sila ay magbinata. Sila nga pala ay mga nasa 19 na taong gulang. Para sa kanila ay masaya ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit para sa iba naman ay minsan mali ang kanilang ginagawa. Silang apat ay walang pagkakaiba sa ginagawa ng maraming kabataan ngayon. Maluho ang apat na binata. Minsan nga ay laging napapaaway o nasasangkot sa gulo. Isang araw, nag-ayang uminom ng alak itong si Ian sa bar na malapit lang sa kanilang lugar na lagi nilang pinag-iinuman. Mga pre, libre ba kayo mamayang gabi? Oo pre, wala din naman akong ibang gagawin mamaya. Ewan ko lang dito sa dalawa. Wala din naman kaming gagawin. Wala. Ayain ko lang sana kayo uminom. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko naman. Sige. Anong oras ba, pre? Mga bandang 10 PM. Kita-kita na lang tayo sa dating tambayan. Ayan ang gusto ko. May chicks ba, pre? Pabirong sabi ni Emmanuel sa kaibigan na si Ian. Sumapit ang oras ng pag-iinuman ng magkakaibigan. Tulad ng dati, ay sa kalapit na bar lang sila umiinom. Ngunit babang sila ay umiinom, napansin nila na matamlay si Ian. Parang matamlay ka ngayon ah. May problema ba? Oo nga pre. Saka ngayon ka na nang libre ah. Ano kasi mga pre eh? Ano? Binasted kasi ako ni Elaine. Yung isang linggo kong nililigawan. Ay. Ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa isip ay totoong maligalig. Minsan, nakakabaliw pa. Habang nagkakabiruan ng magkakaibigan, nakaisip si Ian ng magandang gawin para siya ay tuluyan ng makamove on sa problema niya. Mga tol, ba't di kaya ibahin natin yung mga ginagawa natin para maging stress-free? Ano naman ibig sabihin? Ibig kong sabihin ay ibahin natin yung mga ginagawa natin. Hindi yung pag may problema ay puro alak at sigarilyo na lang hawak natin. So, anong gusto mong mangyari? Ganito kasi pre, naisip ko na ba't di tayo mag-relax? Yung natural na relax. Ba't di tayo mag-beach? Maligo sa dagat. O kaya naman mag-camping sa bundok. Sa tingin ko pre, mas maganda kung mag-camping tayo sa bundok. Para sariwang hangin naman malalanghap natin. Hindi puro usok ng sigarilyo. Napagkasunduan ng magkakaibigan na mag-camping at nakapili na sila ng lugar. Nagplano nga ang apat para sa kanilang binabalak at napagkasunduan na din nila kung ano ang kanilang mga gagawin at dadalhin. Hi guys, I'm Kesho. Paistorbo po muna saglit. Maaari nyo po bang i-hit ang subscribe button para po updated po kayo sa mga bago naming video? Yun lang po. Maraming salamat. So, paano pre? Kanya-kanya muna tayo ha. Salamat sa pagdamay nyo. Ingat kayo pa uwi. Sige Ian, ingat ka sa pagdadrive, dahan-dahan lang. Oo, paano? Kita-kita na lang tayo sa Sabado. Siguradong masaya ang gagawin natin doon. Tuluyan na ngang naghiwa-hiwalay ang magkakaibigan. Pagkatapos nilang uminom, isang araw, bago ang kanilang pagka-camping, ay naghanda na sila ng kanilang mga kagamitan. Nag-video call si Emmanuel sa group chat nila para alalahanan ang mga kaibigan. Oh, agahan niyo bukas ha? Tulad ng napagkasunduan na oras, 6:00 na umaga, cargo na yung gagamitin. Sige, basta ihanda niyo na ang mga gamit niyo ha, para bukas wala na kayong makalimutan. Tumating na ang kinabukasan at nagkita-kita na din ang apat. Mga tol, wala sanang magyoyose pagdating natin sa location. Tandaan niyo, bundok ang pupuntahan natin.
Baka pag nagtapon kayo ng upos eh, baka magsanhi pa ng sunog. At iwasan din natin magkalat, maging mabait muna tayo. Tatlong araw at dalawang gabi lang naman tayo dun eh. Halos mag-aalas 7 ng umaga bago makaalis ang magkakaibigan. 2 oras din ang biyahe papunta sa location nila. Nakarating na ang magkakaibigan sa paanan ng bundok nang biglang mag-alangan sila dahil parang di kakayanin ang sasakyan na makaakyat kahit sa konting bahagi ng bundok. Mukhang dito na lang tayo. Parang di kakayanin ang sasakyan. Sige, magtanong-tanong na lang tayo mamaya kung may tao tayong makita pag akyat natin. Tara na, simulan na natin. Baka kasi gabihin pa tayo sa pag-akyat. Bali-balita pa naman eh kapag ganitong lugar eh may mga aswang. Huh. Ano ka, bata? Tanda-tanda mo na eh. Naniniwala ka pa sa aswang? Naglakad na nga paakyat ang magkakaibigan. Namamangha sila sa mga tanawin na nakikita nila. Di na nila binalak na akyatin ang tuktok ng bundok. Ilang oras na din kasi silang naglalakad at medyo pagod na din. May ilang mga bahay silang nakikita habang umaakyat ng bundok. Kakaiba ang tingin sa kanila ng mga tao na ikinailang naman nilang 4. Umabot sila sa kalahati ng bundok at nagpasya na doon na lang muna pumuesto. Mukhang dito na lang tayo. Maayos at maaliwalas naman ang lugar. Maghanap na tayo ng medyo patag para mapagtayuan ng tent. Sige, sana ay may makasalubong tayo para mapagtanungan. Habang naghahanap ng patag na mapaglalagyan ng tent, ay may nakita silang lalaki na may dalang panggatong. Kuya, excuse me po, pwede po ba kaming magtanong sa inyo? Oo, sige, ano yun? Saan po kaya dito may medyo patag na lupa? Paglalagyan lang po kasi namin ng tent. Magka-camping po kasi kami eh. Sige. Halika kayo at sasamahan ko kayo para makapagpwesto na din kayo. Sinamahan nga ng lalaki ang 4 sa paghahanap ng kanilang mapagpepwestohan. Dito, pwede na kayo magtayo ng tent para di gaanong masukal. Sige kuya, ingat po kayo pababa. Maraming salamat po sa pagsama at pagtulong na din po sa amin. Sige mga totoy, sana'y maging masaya kayo at ma-enjoy nyo ang lugar. May ilog malapit dito, baka kailanganin nyo ng tubig. Pwede kayong kumuha doon, ngunit mag-iingat lang kayo dito. Bumaba na nga ang lalaki. Naiwang nagtataka naman ang 4 na binata kung bakit sila pinag-iingat. Ano kaya ibig sabihin ni kuya na mag-iingat? Parang ligtas naman dito eh, at payapa. Ano ka ba? Bakang tinutukoy niya ay mag-ingat sa mababangis na hayop dito. Halina kayo, tulungan niyo muna kami mag-ayos ng tent at ng ibang gagamitin. Nag-ayos na nga ng gamit ang 4 na binata. Kinahaponan ay agad silang nakatapos kaya nagpasya silang magpahinga na muna. Malapit nang magdilim at kailangan na nilang gumawa ng apoy para maging ilaw nila sa gabi. Magdidilim na. Kailangan nating kumuha ng ilang kahoy para mamaya. Sige, sasama kami sa'yo. Gusto ko din maikot yung lugar eh. Ako? Gusto ko na makita yung ilog na sinasabi ng lalaki kanina. Para kasing tinatawag na ako ng aligasan eh. Ikaw talaga Danilo. Puro kakalukuhan. Sige, ako naman dito na lang. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin at magmuni-muni muna. O sige, tara na. Kumuha nga ng panggatong ang 3. Habang naiwan naman si Emmanuel. Madilim na nang pabalik na yung 3, ngunit habang sila ay naglalakad, bigla silang nagulantang sa kanilang nakita. May nakita silang patay na kalabaw. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang ilang laman loob nito. Diyos ko! Sino kaya ang gumawa nito? Kawawa naman yung kalabaw. Anong sino? Kung tao ang gumawa niyan, hindi niya gagawin yan. Baka nakawin na lang niya ang buhay ng kalabaw at ibenta. Baka hayop lang yung gumawa. Tandaan nyo, nasa bundok tayo. Maraming mababangis na hayop dito. Tara na at maggagabi na, baka nag-iintay na si Emmanuel. Nakabalik na ang 3 at nakagawa na din ang apoy. Nagkwentuhan lang sila at nilasap ang sariwang hangin. Pagod na pagod ang 4 kaya nagpa siyang matulog na ng maaga at bumawi na lang kinabukasan.
Habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, nagising si Ian para umihi. Tanging cellphone lang ang kanyang ilaw dahil pinatay na nila ang apoy na ginawa kanina. Habang umiihi ay nabahala siya sa isang tunog, isang pagaspas ng pakpak na para bang galing sa napakalaking ibon. Ipinagbalagay niyang ibon lang iyon, ngunit hindi siya kumbinsido kasi parang hindi isang ibon ang nakita niya. Dumapo sa puno ang inaakala niyang ibon, ngunit nang makita niya ito ng malapitan, ay tumambad ang itsura ng nilalang na may matatalas na pangil at mahabang kuko. "Ah, aswang!" Nagising ang tatlo niyang kaibigan dahil sa sigaw ni Ian. Nang makita nilang lahat ang nilalang, ay wala silang ibang ginawa kundi tumakbo sa takot. Habang sila ay tumatakbo, ay may nakasalubong sila at agad silang humingi ng tulong. Ito pala ang lalaking na pagtanungan nila kanina. May daladalang itak ang lalaki at may dalawa pa itong kasama. "Hoy aswang, huwag mong subukang galawin ng mga lalaking ito. Mag-isa ka lang at tatlo kami. Kaya ka naming pagpira-pirasuhin kapag lumaban ka pa." Pasigaw na sabi ng lalaki. Agad namang umalis ang aswang. Pag alis nito, ay nabol pa ito ng dalawang lalaki na kasama ng lalaki. "Salamat po at dumating kayo. Akala namin magiging hapunan na kami eh. Halina kayo, magligpit na kayo ng gamit. Doon muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Hindi na kayo pwede magtagal dito. Bukas na bukas ay ihahatid ko kayo pababa ng bundok." Naging malaking dagok sa apat ang naging karanasan nila. Ang sanay tatlong araw at dalawang gabing kaligayahan ay napalitan ng isang gabing hinding-hindi nila malilimutang karanasan.